Hello po mga ka-PTV, maligayang pagbabalik po sa ating channel at welcome back na naman po sa ating lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang pinaka-latest na update kay Jovelyn Galieno na ikakagulantang niyong lahat. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel, ay pakiclick like, subscribe and hit the notification bell para po mag-updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. At ang susunod ninyong mapapakinggan ay walang halong pananakot, kundi magsisilbi lamang itong gabay para sa atin. August 23, 2022 ay natagpuan na nga itong si Jovelyn Galieno. Ayon sa mga pulis ay sarado na itong kaso na ito dahil sa mga nakalap na ebidensya nila. At may dalawang suspect na din sila na umamin. May nakita din silang mga ID sa pinangyarihan ng krimen at kinumpirma ito mismo ng nanay ni Jovelyn. Ang sabi ng mga suspect ay ginahasa ng isa ito. Pero walang nangyaring pagsusunog ng katawan o kahit anong kemikal na inilalagay sa bangkay. Kaya naman madami ang nagulat at nagtaka kung bakit kalansay na lang ang natira sa loob lamang ng dalawang linggo. Madami ang nagulat at may isang post ang kapatid ni Jovelyn na si Jonalyn na hindi daw kay Jove ang mga damit na nakita malapit sa area. At ito ay amoy ukay-ukay pa daw. Madami mga dalubhasa ang nagkomento na ito ay napaka-imposibleng mangyari na ganoon kabilis ang pagkabulok ng isang patay na tao. Isa na nga dito ay ang pagkomento ng isang sikat na psychic na si Jay Costura na bakit daw ganoon kabilis. Di lamang yan, madami na din sa mga manghuhula ang naglabas ng kanilang reading. Isa na nga dito ay si Jassy Dagasdas at si Illusion. Pakinggan po natin ang kanilang mga visions. Jassy Dagasdas Vision. Bakit hindi daw dapat pinapa-interpret sa ibang readers ang draw at spread ng ibang readers, lalo na kung hindi alam ang intentions at questions na sinet? Kasi ang tendency po niyan, magiging magkaiba ang interpretation niyan. Alam din niyan na ibang readers, kaya hindi ko magets bakit sila pumapayag. Kasi sa akin, naka-autopass iyan kapag may lumapit sa akin na client ng iba for second opinion. Ang gagawin ko riyan ay gagawa ako ng sariling spread or draw bilang respeto na din sa kapwa readers. Hindi maganda na magkaroon ng comparison kasi dyan nagsisimula ang competition. Ayoko po ng kompetensya at hanggang maaari, sana friends ko lahat ng readers. So I made a reaction video sa pagpapaliwanag kung bakit ganun ang kinalabasan na readings ko kay Jovelyn. P.S. Kung mapapansin nyo ang oracle cards sa baba, ay more on water ang nasa drawing. Kaya strong signs na malapit o nasa tubig siya. Disclaimer, hindi ko sinasabi na tama ang readings ko. Ine-explain ko lang ang naging intentions, question at ng spread ng draw ko. This is for awareness. Naway nakauwi na ng ligtas si Jovelyn Galieno. Natin ang vision ni Illusion. Sa previous reading ko, I talk about the emperor. The emperor does not necessarily mean mayaman. I could mean older guy, as I said. Tapos two of cups means may sabwatan. Ayon nga mismo sa mga pinsan ni Jovelyn, matagal na nilang pinagplanuhan ang panghahalay kay Jovelyn. Tsaka lumabas ang devil, which means obsession. At ginahasa nga daw bago pinatay. Ngayon uunahan ko na ang DNA result. I will sacrifice my reputation as a tarot reader like what I am always doing. Wala akong pakialam sa mga bashers kung makonfirm na hindi nga iyon si Jovelyn. At case closed na nga ang kaso ni Jovelyn. Basta sasabihin ko lang ang nakikita ko sa reading. So let's start. The Empress confirmed na si Jovelyn na nga ang kalansay na natagpuan. The Magician in reverse suggests na walang trickery.
na nangyari sa paglantad ng mga pinsan ni Jovelyn at sa evidence na bungo. Five of Swords means pinatay ng brutal na naka-align sa sinasabi ng mga pinsan ni Jovelyn na sinaksak daw nila ito. Six of Cups in reverse tell us to move on from the past. This could mean case closed na nga. Three of Swords means heartbreak, knowing na si Jovelyn nga ang natagpuan na kalansay. Disclaimer, again, ito ang nakikita ko sa reading. Kung mali ako, so be it. Pero para sa akin, sa ipinakita ng mga cards, si Jovelyn Galieno ang bungo at kalansay na natagpuan. Ayon sa Australian Museum post, ang katawan ng tao ay nabubulok at nagiging kalansay sa loob lamang ng 9 na araw, at ito ay dahil sa madaming mga factors. Ayon naman sa Wikipedia, sa isang lugar na temperate lamang ang klima ay usually daw 3 linggo hanggang maraming taon ang dadaan bago maging kalansay ang isang bangkay. Ito ay nakadepende sa mga factors na temperatura, humidity, presence ng mga insekto, at kung ito ay nakalubog sa tubig. Ano po sa tingin ninyo, mga ka-PTV? May malaki kayang dahilan bakit inilabas ng mga pulis para lamang umusad ang kaso? May pagtatakip kaya na nangyayari kagaya na lamang ng mga sinasabi ng mga netizens? Mas lalo pa nga itong umugong nung nagpost ang kapatid ni Jovelyn na hindi daw sa kanyang kapatid ang nakita mga damit sa lugar ng pinangyarihan. Sino kaya makapangyarihang tao ang nasa likod nito? Ito kaya ay may connection din sa mga mayayaman at makapangyarihan? Si Jovelyn niya kaya ay kabilang lamang sa daan-daang mga kabataan na nawawala ngayon? Kung totoo man ito, napakatindi talaga ng abot ng kanyang kapangyarihan, kasi hindi lamang sa Palawan ang napapabalitang nawawalang mga kabataan, kundi pati sa buong bansa. Kung buhay man si Jovelyn, ayon kay Jay, ito kaya ang kanyang mga dinaranas? Kung sumakabilang buhay naman, tama kaya si ilusyon at dapat na tayong ma-move on sa kasong ito para sa ikakatahimik ng kaluluwa ni Jovelyn? Kayo po, paki-comment down below na lang po para po ating matalakay. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Espiritong Banal, punuin mo ang mga puso ng sangkatauhan ng iyong umaapoy na pagmamahal. Huwag mong hayaang mawala sila sa landas at iadya mo sila sa lahat ng kapahamakan. Ito ay aming hinihiling sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa manonood, mga ka-PTV. Please don't forget to like and subscribe. Mabuhay po kayong lahat and stay safe po.